Good morning po, mga kapatid. Kumusta po kayo? Morning. Good morning. Happy Sunday sa bawat isa. Morning. Yeah, siyempre alam po natin ang araw ng Linggo ay espesyal sa gawain po ng DMPAD dahil ito ang ating worship and healing service. Amen. Ba excited po ba kayo every Sunday? Amen. Ayan, nakikita ko ang mga kapatid natin, mga nagsisipasukan na. Good morning sa inyong lahat. Magandang morning, hapon sister. Dyan sa US. Sister Cynthia, kumusta na po kayo? Ayan, napakaganda po umaga po ng Linggo. Oh yes, praise the Lord. Napakaganda ng inaawit po ano, sa ating pong background kanina. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And yes, all these things shall be added, unto you. Yes, isang salita po ng Panginoon na pinapractice na po ng bawat isa dito sa DMPAD dahil umaga po, bawat umaga ay patuloy na inuuna po natin ang Panginoon. Amen? Praise Amen. The Lord. At syempre po, ang ating pong devotion po for today, ang aha po natin sa 1 John chapter 3, verse 9. Basahin ko lamang po. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Amen. Napakaganda pong salita ng Panginoon. Ang bawat isa po sa atin ay patuloy na binabago po ng Panginoon. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and a new has come. Praise God. Panghawakan po natin ang mga salita ng Panginoon upang patuloy po na tayo ang sabi po dito, we cannot go on sinning. Kaya maraming salamat po sa patuloy na paggabay ng Panginoon sa bawat isa. Ayan. Good morning po sa mga bagong pasok ng mga kapatid dito po sa ating pong devotion room. Yan, mag-open po tayo ng camera para magkakita-kitaan po tayo. Si Ninang Mila mo ang nasa labas na ulit ngayong araw ng Linggo. Praise God, nagkakaway po siya. Nandito si Sister Bad, si Sister Irene Alfonso, nandito rin. Sister Vit Yongson, Sister Lala, yan. Good morning sa'yo, Sister Lala, Sister Lizelle, Sister Maricar, praise God. Wala pa yung iba natin mga kapatid. Mamaya-maya pa po siguro sila papasok. Ayan, habang atin po silang inaantay, Sister morning. Lita, yes, of course, hindi natin makalimutan si Sister Lita, naka-open ang camera. Sister Ana Clemente, andito na din. Ayan, praise the Lord. Sige po, habang inaantay po natin ang ating mga kapatid, ay awitan po muna natin ang Panginoon ng isang napakagandang awit. Ayan, damhin po natin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay sama-samang magpuri sa ating pong Diyos. Hallelujah. Aking ni alay
Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Gaya po ng aming pong inawit, Panginoon, wala pong ibang Diyos na karapat dapat purihin at sambahin at alayan ng taus-pusong pagsamba. Pabayaan po ninyo, Panginoon, na maging kaaya-aya ang buhay ng bawat isa po sa amin sa umagang ito. Habang kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyo pong harapan, nakikita mo, Panginoon, at batid ang laman ng puso ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming pakalinisin ng inyo pong banal na dugo at igawad niyo po ang kapatawaran sa bawat isa po sa amin sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, O God. Dalangin ko po, Panginoon, na balutan mo po kami sa mga oras na ito ng inyo pong banal na dugo habang kami po ay sama-samang nagpupuri at sama-samang nagbabalik ng aming pong mga pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito na ibinigay niyo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa inyong pagising sa amin. Salamat sa panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon, Panginoon, na mamalas po namin ang inyo pong kapangyarihan sa amin pong mga buhay. At panibagong pagkakataon na kami naman po, Panginoon, sa mga buhay po ng bawat isa ay makapagbalik ng aming pong pasasalamat po sa inyo. Maraming salamat po, O God, for 324 days ng gawain po ng DMPAD na patuloy po namin nakikita na mamalas ang inyo pong katapatan at kabutihan sa gawain ito. Dalangin po namin, O God, na sa amin pong pagdalo sa umagang ito sa inyo pong gawain, dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo pong buksan ang puso ng bawat isa sa amin pong pakikinig ng inyo pong salita. At sa inyo pong anak na gagamitin sa amin pong kalagitnaan sa buhay po ni Brother Bobot Tatuin, dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po siyang kasihan ng inyo pong banal na spirito at pawang mga salita mo lamang ang siyang maipahayag sa amin pong kalagitnaan. Dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po siyang lukuban ng inyo pong banal na dugo sa mga oras pong ito at patuloy lamang, O God, na ikaw po ang makita sa kanyang buhay sa pagpapahayag ng inyo pong salita. At sa bawat isa po sa amin, Lord, I pray, patuloy niyo pong i-prepare ang aming puso, ang aming isipan. Help us, O God, to appreciate this moment na minsan pa ay maririnig po namin ang inyo pong kahapahayagan sa amin pong mga buhay. Mapalad po ang bawat isa po sa amin na meron po kaming ganitong gawain, Panginoon, kung saan ay patuloy ka naming nakakaniig ang presensya mo, Panginoon, sa gawain ito. Nagiging dahilan upang kami po ay lalong tumaas ang aming pananampalataya at lalo ka pa po naming makilala, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Pabayaan po ninyo na pangunahan niyo po ang programang ito at ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus ang siyang maitaas sa aming pong kalagitnaan. Patuloy ka naming pinupuri, Panginoon, habang ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na pagsamba, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. Good morning pong muli sa bawat isa, mga kapatid, sa mga bagong pasok. Good morning sa inyong lahat. Ayan, praise God. At sa mga oras pong ito ay ihanda na po natin ang ating mga sarili. Huwag po natin patatagalin pa. Alam ko po na you are always excited kapag itong speaker po natin ang ating pong nakakasama. Ako po personally ay sobrang nai-inspire po sa ating pong kapatid dahil po totohanang ang dami po nating natututunan every time na siya po ang nagtuturo dito sa DMPAD, no? Excited po ba kayo, mga kapatid? Mag-thumbs up nga po kayo or mag-heart react yung mga excited na po dyan. Yan, pakita nga po ng mga heart react nyo sa screen. Handa na po ba kayo? Are you in your gadgets or you are away in your gadgets? Ayan, may mga nag-heart. Akala ko natutulog pa eh. Hindi na, nakikinig na, ready na. Kaya sa oras pong ito, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. Hey, Brother Bobot, Datuin. Good praise morning po, Brother praise Bobot. The Lord. Minsan pa ho ay magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nasa pangatlong linggo na po ng buwan po ng August. At ayun po yung ating ginagamit po na tema this whole month, I Courageous Hope. At ako po naniniwala that for 2 weeks po na ating pong pagsasama-sama po dito, ay marami po tayong natutunan. Ano po? Kung nakabantay po kayo dun po sa ating gawain po dun sa ating church, narinig po natin si Pastora the first week, she preached is about stronger and braver. Ako daw naman po ay nagturo dito sa inyo nung first week about God is on our side. Yan po yung ating mga topic naman po.
At last week po, was not able to teach dito po sa DMPAD. Si Pastora po ang nagturo. Ano po? Pero doon po sa church, at lahat po naman po sa ating iba po dito, nakakapakinig din po doon po sa ating church, I preach about being on guard. Stay grounded, growing stronger in faith and in genuine love. Kaya ang maganda po ng mga teachings po natin for the past 2 weeks, talagang alam natin na talagang tayo po sinasamahan ng ating Diyos. But I believe that the first 2 weeks ay ito po yung pagkakaroon po natin ng characteristics na hinahanap po ng ating Diyos, na tayo po ay maging malakas, matapang, ngayon sabi, mapagbantay, kailangan daw, we stand firm, we have to be grounded, at talagang solid yung ating pundasyon sa Panginoon, at dapat po ay lumalago. Hindi tayo nananatiling baby Christian, hindi tayo nananatiling matampuhin, pero lumalago yung ating pananampalataya, magiging malakas ito. And of course, yung pambalansi, sabi ng Apostol Pablo, that in everything you do it in love. Kaya ho, ngayong umaga pong ito, ito pong pangatlong linggo po ng ating serye po na ginagawa po in this church na po sa ating po sa DM pa din every Sunday, continuation po ng 4-week series, and I believe that God will still move within us na magtuturo po siya sa atin paano natin isusustain yung success, paano isusustain sa atin ng Lord yung victory na dapat po nating natututunan. Kaya ho, yun nga po, ano po ang ating pag-aaralan ngayong umaga po ito. Let me share my screen. Ito po, He is going to sustain us by living a life. Ayan, living a life of leading and conquering. Dapat daw po, mabuhay tayo ng isang buhay na nandoon yung nangunguna tayo, namumuno tayo, tagapanguna tayo, at tayo ay kinakonquer, tayo will become victorious, tayo nananalo, nagwawagi, tinatalo natin ang ating mga kalaban. And of course, this morning, I wanted to share a story again, no? Yung continuation po sa buhay po ni Moses at ni Joshua. Pero dito po ay sa buhay na po ni Joshua, kasi alam natin si Joshua ay assistant po ni Moses. Nung namatay po si Moses, ay eto na po ang buhay ni Joshua. Dito po natin mababasa ang ating text dito po sa Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Basahin po natin sa New International Version. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, and all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you, and I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give it to them. Be strong and be courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you, and do not turn from it to the right and to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord God will be with you wherever you go. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Alam niyo po, napakaganda po ng tagpo po ito sa buhay po ni Joshua. Sapagkat kilala natin si Moses na talagang servant ni God, servant ng Lord. Pero dito ay, nung namatay na po si Moses, dun sa first one na po natin binasa, ay makikita natin na talagang ang kinakausap na ng ating Panginoon ay walang iba kundi si Joshua. Unlike on the first week, nung nagturo po si Pastora doon po sa church, ay doon sa Deuteronomy chapter 31, from verse 1 to verse 6, ay ang ating Panginoon ay nakikipag-usap muna kay Moses, because he is the first servant, no?
Siya po yung original servant ni God sa kapanahonan po ni Nanon. But after that, inuutusan lang niya si Moses na sabihin mo to kay Joshua. At si Joshua na magsasalita sa mga tao. So, pasa-pasa from God, the commandments will be placed to Moses, and Moses will say it to Joshua, and Joshua will say it to the people. But the servant of God, Moses, was already dead. That's why ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ay nakikipag-usap diretso kay Moses. Pero after hearing the story of Moses, na pinasa niya yung torch of leadership to Joshua, ano po nangyari? Joshua took the responsibility and the accountability for the people of Israel to be led para dumiretso po sila papunta po dun sa lupang pangako o the promised land na ipinangako ng ating Diyos kay Moses nung nandoon pa sila sa bansang Ehipto. In the Egypt, ang pinangako sa kanila, ilalabas sila sa slavery, and that's true. Pero ang susunod dun, ang finality po of the promises, you will have your own land. That is to be called the promised land, yung lupang pangako. Na pagdating nila doon ay ang gaganda ng lugar, there is a flow of milk and honey, ang sabi nga nila, ang mga bukid ay talagang matataba. So talagang very ideal. Pag sinabi natin lupang pangako, it is a promised land for us. Na para bang ito na, dito na ako pagpapalain. Ang dami nating lupang pangako. And so today, ang talagang gusto lang makuha sa atin at maipahayag ng ating Panginoon. Paano natin mapapanatili? Tayo ay lumakad ng nangunguna at namumuno, and at the same time, tinatalo natin, nagwawagi tayo on every steps of our way going to the promised land. Remember, at this time, wala pa ho sila sa promised land. Pero kinukondisyon na ng ating Panginoon, ng ating Diyos si Joshua, at maging ang buong tao ng Israel during that time that, hey, you will really cross the promised land. Talagang mapupunta kayo doon. Pero may mga kondisyon. So, ngayong umaga po ito, ang tanong po ay how to live a life of leading and conquering. Number one, live with an exemplary life. Paano rin tayo mamubuhay ng merong pangunguna at pagwawagi laban sa ating mga kalaman? Una ay mamuhay tayo ng merong exemplary life. Exemplary meaning ay mamuhay tayo ng meron tayong magandang halimbawa na ipinapakita. If there is one person to be followed, na talagang masasabi ng ating Diyos na talagang ito ang sundin mo, eh that's number one is Moses. Of course, maraming man and women of God in the Bible. Pero namumukadtangi si Moses na binabanggit ang kanyang pangalan. He was really a role model for courage, compassion for his people, and commitment to live a intimate life with God. Si Moses isa yung tao talagang namuhay siya ng matapang, meron siyang maawain siya sa kanyang mga kapwa, sa kanyang mga kababayan, at nandiyan ang commitment niya na mamuhay siya ng naaayon sa kalooban ng ating Diyos. If Moses did not live an exemplary life, kung hindi siya namuhay, eh hindi babanggitin ng ating Diyos sa ating binasa kanina, yung ilang beses binanggit ang pangalan ni Moses para kay Joshua. And look how God mentioned his name in verse 1. Tingnan niyo sinabi ni Moses, ng ating Panginoon, sabi ng Bible, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, sinabi ng ating Panginoon kay Joshua, son of Nun, Moses aid, talagang pinagdadiinan pa, no? Si Joshua ay aid lang ni Moses. Tingnan niyo kung paano ipinakilala ng ating Diyos si Moses at si Joshua, na si Joshua ay tulong lang, assistant lang ni Moses. If without Moses, Joshua is nothing. Pero tingnan po ninyo yung pinag-emphasis po doon ng Lord. Moses, my servant is dead. Alam niyo po, yung salitang my servant ay napakabigat. Pag sinabi natin, nagpapakilala tayo sa ating mga kaibigan, o kumari itong mga kaibigan natin, kasama po natin ang ating asawa, pag sinabi, that's my wife, or that's my husband, or that's my kid, that's my child, that's my eldest, that's my son, that's my daughter. Ang ibig sabihin ko nun, we are too proud, we are too prideful to identify
our loved ones na kasama natin. He is, she is identified with him. And for God to say, Moses, my servant, is dead, is something very extraordinary. Naintindihan po ninyo. Hindi ganyang magpakilala ang ating Diyos. Pero ito po, ang ating Panginoon ay binanggit niya, Moses, my servant. Ang ibig sabihin, mga kapatid, God boldly claimed that Moses was truly his servant. Truly, Moses' life was that extraordinary for God. Para i-claim niya na, siya'y talagang identified, the lingkod ko, si Joshua. In fact, Joshua was there. Alam naman ni Joshua yun kung paanong namuhay si Moses na malapit talaga kay God. May mga pagkakataon in the Bible na hiniling ni Moses na magkita ang Diyos at si Moses face to face. Pero sabi ni God, hindi pwedeng mangyari kasi pag pinakita ko sa iyo ang aking glory, o aking mukha, mamamatay ka because Moses is a mortal man and God is immortal. Kaya ginawa lang ng Diyos, pinakita lang niya yung kanyang likod. Sabi niya, dadaan ako dito. Pag dumaan yung aking glory o ikaluwalhatian, napakaningning mo, napakaliwanag mo, magtago ka doon sa bato. Dahil pag di ka nagtago sa bato, matutunaw ka. And once my glory passed on, habang nandoon, nung nandoon ako sa bandang likod, saka ka tumingin, makikita mo lang aking likod. That's the closest encounter of Moses and with God. Kaya naman, napaka-exemplary ang buhay ni Moses. Ang hinihiling lang niya, magkaroon ng pinakamalapit na fellowship with God. Kayo po ba, ninanais din na magkaroon tayo ng pinakamalapit na buhay, pinakamalapit na encounter with the Lord. Na parang kaibigan lang natin siya. Kaya nga sabi sa Bible, pinakilala si Moses that Moses, my friend. He is the friend of God. Kung paano si Abraham din ay ganun din po. It's a friend of God. Kaya nga awit, I am a friend of God. Napaka powerful declaration. Eh ito, kung sinasabi natin, friend natin si God. Si Moses naman is my servant para sa ating Panginoon. Ano po sa ating, si Moses nandun doon, si Joshua nandun doon, every time na nagpapakita si Moses ng mga magagandang halimbawa na kailangan gamitin ni Joshua. Joshua was there when nung nakipag-usap ang ating Panginoon kay Moses na hinahanap niya yung likod. Although, nandun doon lang sa malayo si Joshua, pero naririnig niya yung dagundong, naririnig niya yung kulog. Naririnig niya na talaga nakikipag-usap si Joshua. That as si Moses, that every time Moses is with God, pagbaba niya, galing sa Mount Sinai, nangingintab yung kanyang muka. The glory is within, halos masilaw sila. And Joshua is always there. Kaya nga, ang ganda rin ang pakilala ng ating Panginoon, ng ating Diyos, kay Joshua. Sabi, Joshua, son of Nun, Moses aid. Alam niyo tayo, natutuwa na tayo yung ma-identify lang tayong EA. Alam niyo po ba yun? Kapag alam niyo na tayo ay nando doon kasama ng isang sikat na personalidad, whether it is artista, politiko, o ma-influensyang tao, yung masabi mo lang, kasama ko siya. Para bang nakikisama na tayo doon sa glory na hindi naman para sa atin, pero sa kanya. Si Joshua is okay na doon. Hindi na nainggit si Joshua na siya'y tawagin ng ating Diyos na tulong, is an aid of Moses. Dahil alam niya, darating ang oras, yung kanyang tamang panahon. At ito na yung panahon ni Joshua. Kaya nga, ito yung tagubili ng ating Diyos. Ano? Live with an exemplary life. Paano natin sila aakayin? Ano? Sa buhay natin, if we are to lead somebody, or if we have people that we want to influence, paano tayo magiging effective influencer? Ano po ngayon, maraming mga vlogger na tinatawag. Diba? Ang tawag sa kanila, influencer. Paano natin sila magiging effective influencer if we don't have an exemplary life? Kung wala tayong buhay na magandang halimbawa na makikita ng mga bata o ng mga taong nasa likod natin, niloloko lang natin sila. Lalo na kung tayo ay nagsasabing gawin natin ito, mabuhay tayo ng may kabanalan, mabuhay tayo ng may paggalang sa ating mga magulang. Kung tayo mismo ay hindi makita sa ating mga sarili. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus na mga bulag sa katotohanan.
They were all blinded in the truth. At ang sabi ng ating Panginoon Jesus in Matthew chapter 15, verse 14, leave them, iwanan nyo sila, hayaan nyo sila, mga bulag silang taga-akay. They are blind guys. Ang hirap po masabi na gano'n, you are an influencer, but you are blind. Mahirap po. Ano mang gusto mo sa influencer? You only wanted to be popular. You only wanted to be known. Pero what is the use of being famous? What is the use of being an influencer if you are not influencing others with a good life? Amin ho ba? Sabi doon, if the blind lead the blind, both will fall into a pit. Kaya nga yung ibang mga tao na tagahanga, mga fan ng ibang mga tao, whether politiko, artista, pag alam nila yung mga idolo nila, eh ganito na ang buhay, gusto nila gayahin din yun. Gusto ba nating dalhin ang ating mga taong nasa likod natin, nasa ilalim natin? Dalhin sila sa isang buhay na kasama rin nating mahuhulog sa kasalanan. Mahuhulog, magiging ang buhay po natin ay magiging miserable. We don't like to be a blind guide. Yan sabi ng ating Panginoon. Ang kailangan po natin ay mamuhay na para ang ating Panginoon at siya nga ang ating iniidolo. Kaya ang sabi ni 1 John chapter 2 verse 6 whoever claimed to live in him. Sino raw na po? Sino man nagsasabing siya ay sa Diyos. Dapat siyang mamuhay ng tulad ni Kristo. Amin ho ba? Kung tayo sinasabi natin, ehemplo natin, ang ilang mga kilala po natin, mga tagapaghayag ng salita ng Diyos. Not only me, hindi lang si Pastora, hindi lang si Sister Irene na nandito po sa DMPAD. Pero tayong lahat, hindi ho exempted. No? We are not exempted to live an exemplary life, kundi tayong lahat ay tinawag dito. We have this responsibility para tayo ay mabuhay ng tama. Dahil paano ka mangunguna kung tayo mismo ay hindi kapani-paniwala. Amin mo ba? Kaya how to live a life leading and conquering? Pangalawa, hindi lamang mabuhay na mayroong pagkakaroon ng role model in life, but to lead with an excellent life. Yeah. Hindi lang mamuhay, kundi ikaw ay manguna na. Kung alam mo, ikaw ay nagiging role model sa ating buhay, that's it. Mas maganda. Ikaw ang tagapanguna. Ikaw ang manguna. Sapagkat ikaw ay nandiyan dyan to have an excellent life para makita ng iba. Kita niyo po, have you noticed how many times God mentioned the name of Moses in our scriptural verse? This only means that Moses have done wonderfully in the sight of God. Meron siyang iniwang legasiya, hindi lang sa pagiging mabuting halimbawa, kundi siya'y nabuhay ng merong kahanga-hangang pagiging isang tao, pagiging isang lingkod ng ating Diyos. Tingnan niyo po sinabi ng ating Diyos doon sa Deuteronomy chapter 34, verse 10 to 12. Ay ito po sinabi, ang pagpapakilala ng ating Panginoon uli kay Moses. Ito po nung namatay na si Moses in chapter 34 of Deuteronomy. Sabi ko doon, since then, no prophet has risen in Israel like Moses. Sabi, mula noon, wala nang naging propeta sa Israel na katulad ni Moses, whom the Lord knew face to face. Sabi ko, na nakakausap ng Panginoon ng harapan, of course. Wala po. Except from our Lord Jesus Christ. Eh, alam naman po natin, ating Panginoon ay Diyos Anak. Ang kinakausap niya, ang kanyang Ama. Pareho silang, although ang ating Panginoon Jesus ay mortal nung panahon, nung oras na yun, he became man. Po. Pero ang ating Panginoon ay may special relationship with his Father. Hindi naman siya pwedeng iparehas kay Moses. But among the servants of God who lived, Moses was extraordinary. Meaning, excellent siya sa harapan ng ating Diyos. Tingnan po ninyo, who did all those signs and wonders the Lord sent him to do in Egypt. Tingnan nyo yung lahat ng ginawa ng Moses para ipakita sa Pharaoh at sa kanyang lahat ng officials at sa buong bansa ng Ehipto, pinakilala ni Moses kung sino ang totoong Diyos. Tayo po ba na ipapakilala natin ang ating Diyos ng maayos sa maraming tao? We have to lead. Not only to live with an exemplary life, but to lead with an excellent life. Sabi sa verse 12, for no one has ever shown the mighty power or performed
the awesome deeds that Moses did in the sight of Israel. Sabi, wala nang nakagawa pa ng mga makapangyarihan at kamangha-manghang bagay na katulad ng ginawa ni Moses sa harap ng lahat ng Israelita. Moses lived an excellent life. Kaya nga, doon sa ating binasa kanina, anong tagubilin niya kay Joshua para magkaroon tayo ng para magkaroon siya ng excellent life? Ito yung tagubilin ng ating Diyos eh. Be strong and courageous. Be careful to obey the law. Ano po? Ayan, wala, hindi yata na ilagay. Ano po? Sabi ko doon, verse 7, be strong and be courageous. Be careful to obey the law of my servant Moses gave you. Do not turn from it from right or left that you may successful. That you may be successful wherever you go. If we want to have an excellent life, ayun po ang tagubili ng ating Diyos. Ang sabi, do not turn from it from your left and to your right. This book of the law na binigay ng Panginoon kay Moses. Ano nyo? Ito pong pagiging successful at pagiging victorious ni Moses na ipinapangako niya kay Joshua din sa panahon ito, nung panahon na yun, eh may condition. No? Sabi doon, God's promise of victory and success has conditions to be followed. At yan din po ang kailangan po natin gawin if we want to experience victory in life and successes in life. Sabi doon sa verse 6, be strong and courageous. Dapat kailangan tayong maging magpakatatag at magpakatapang. Maging malakas. Verse 7, letter A, inulit po ulit. Be strong and be very courageous. Hindi lang kailangan maging matatag, kundi mas maging matapang pa. Kaya nga doon sa first ating katuruan na tinuro ni Pastora noong first week, diba? Stronger and braver. You're not only being called to be strong, but to be stronger. That every time na dumadating sa atin ang pagsubok ng ating buhay, you become more strong, stronger, no? Mas malakas, mas matapang. Kung tayo matapang dati, mas lalo tayo naging matapang. Letter B, verse 7, be careful to obey. Tignan mong mabuti na masunod mo lahat ang kautusan ni Moses, sabi niya kay Joshua. And letter C, do not turn from it from the right and to the left. Ito po yung mga kondisyon. Ito po yung mga ninanais na mangyari ng ating Panginoon, ng ating Diyos, para maranasan po natin ang victory and success. Verse 8, keep this book of the law always in your lips. Ano po ibig sabihin nito? Dapat po ay nasa salita natin, kasama sa sinasabi natin, yung word of God. To be an excellent people of God, dapat namumutawi sa atin ang salita ng Diyos. For us to become successful. Dahil dinideklara ng ating mga bibig. Dinideklara natin ang ating mga bibig ang mga pangako ng Diyos na ating sasampalatayanan. Kaya nangyayari sa ating mga buhay. Sabi sa letter B of verse 8, meditate on it day and night. Meditate. Pag sinabing meditate, it is on our mind. Pagmuni-muni, pagbulay-bulayin mo, pagmuni-muni, isipin natin palagi. Yan ang ibig sabihin ng meditation. Day and night. Kaya nga ito yung ahan natin. Di ba? Ginagawa po natin doon base doon sa verse 8, doon Joshua chapter 1, verse 8. Be careful. Sabi doon, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Ayan. At ang letter C, that you may be careful to do everything written in it. So pag sinabing be careful to do, eh hindi lamang sa gawa, ay hindi lang sa salita, hindi lang sa isip, maging sa ating gawa. Amen ho ba? That to be excellent in our life, in our Christian life, eh ang salita ng Diyos ay isinasabuhay natin, sinasalita natin, iniisip po natin. Kaya ano ang kondisyon? Ito po yung kondisyon na binanggit natin. Ano po ang resulta? Then you will be prosperous and successful. Mga kapatid, we want to have an excellent life, not only an exemplary life. Gawin po natin ang mga kondisyon na binigay ng ating Diyos kay Joshua. And until now, ito po ay hindi nagbabago. You see, Moses lived an excellent life because he carefully followed God's command on him. And so he's capable to lead Joshua to take his responsibility in leading them to the promised land. Ngayon po, maybe God has been blessing us tremendously. Maaring tayo po, pinararana sa atin ng Diyos ang napakaraming mga pagpapala, miracles, himala,
Tulad nga po nung narinig ko po na si Sister Ana, si Ate Ana, talagang hindi na kailangan i-bypass yung kanyang operation. It's a miracle. It's a tremendous thing that happened to her. Bakit kaya? There must be a purpose. There must be a purpose to share these blessings para makitang ikaw, Sister Ana, at lahat po tayo na narinito sa DM Pad to live an exemplary life and also to lead with an excellent life. Amin po ba? Kaya mamuhay tayo, mamuno tayo sa maraming tao at ipakita natin kung sino po tayo bilang mga role model ng bayang ito, ng ating buhay Kristiyano. Mamuno tayo sa mga taong dapat pa nating pamunuan para dalhin sila sa kanilang mga lupang pangako. We live an excellent life. Pangatlo, dapat po how to live a life of leading and conquering. We should be commissioned as Christ emissary. No? Dapat makomisyon tayo as Christ emissary. Tayo naman kaya naman ginawang exemplary ang ating buhay, excellent ang ating buhay, may purpose. Amin ba? Sabihin natin sa ating sarili, may purpose ako. May purpose ako kung bakit ako pinagpapala ng Diyos. May purpose ako kung bakit marami ang nakatingin sa akin. Marami ang sumusunod sa aking mga yapak. Number three is that you are being commissioned by God as Christ emissary. Verse 6, ano po sabi niyo sa verse 6? Sabi doon, be strong and courageous, sabi niya kay Joshua, because you will lead these people. Andun ka agad yung purpose ni Joshua. Although this command was given to Moses at first, pero dahil nga patay na si Moses at hindi siya makakapasok doon sa lupang pangako, it was given to Joshua. And it's the same command na binigay sa kanya ng ating Diyos. Sabi, kailangan kayo magpakatapang. Kailangan kayo magpakatatag sapagkat pamumunuan mo ang aking mga tao to inherit the land I swore to their ancestors to give to them. You see, we have the power to accomplish our mission and to fulfill God's promise. Amen ho ba? Binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Binigyan niya tayo ng buhay na exemplary. Binigyan niya tayo ng pagpapala to excel on our lives. For what purpose? Para magkaroon ng kapangyarihan. To lead these people. Alam niyo po, tayo po ay example, emisaryo. Alam niyo yung isang emisaryo, an emissary is a person with a special mission to follow. Pag sinabi kang ikaw ay isang emisaryo, ikaw ay binigyan ng kapangyarihan with a special mission na kailangan mong sundin. And just like Joshua, just like Moses, we are all sent to the battlefield of life in order to be successful, in order to lead others to be victorious, and to lead others to be successful also in life, just like us. Amen ho ba? Yan po yung ating yung ating calling. We are being commissioned. Kaya kung tayo emisaryo, para tayong tinatawag ng mga ambassador. No? We are representing God. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 5, verse 20, tignan po ninyo. We are therefore Christ ambassadors, as though God were making it up His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ito yung pamamanhik ni Apostol Pablo. Sabi niya, kami, kaya nga, mga sugo kami ni Kristo. At sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manimbalik na kayo sa Kanya. Ito po ang purpose ng pagiging isang Kristiyano natin. That we become an example sa lahat ng wala pa sa Panginoon. Na sila'y bumalik sa Diyos. Baka sapagkat tayo kita sa atin, ganun tayo nanumbalik sa Diyos. Inayos ng Diyos ang ating buhay. Sino ho dito ang magsasabi at makapagsasabi kasama ko nung bumalik siya kay Kristo, nung na kay Kristo siya, not sa Jael, not sa DM Pad, but he or she has a personal relationship with Christ. Ay naging mabuti, naging maayos ang kanyang buhay. Taas po kamay. Lahat po tayo nakararanas ng pagpapala, nakararanas ng himala, nakararanas ng pagmamahal ng Diyos at pagmamahal ng tao. Lahat po yan, katulad ng pagmamahal ni Kristo, we are representing the love of God towards these people who are
unlovable at first, who may be unlovable by others. Pero sabi ni Apostol Pablo, we are Christ ambassador. Tayo daw mga sugo ng ating Diyos. Na kung paano ang ating Diyos ay nakikiusap. Tayo'y nakikiusap sa kanila kung paano re-represent natin ang ating buhay, ang ating Diyos sa ating mga buhay. So we are Christ emissary. Not just we are called to be an exemplary, to have an exemplary life, to have an excellent life, but you have that emissary life. Ikaw ay isang emisaryo. You are an ambassador. Hindi nga lang tayo ambassador ng isang bansa katulad ng Pilipinas, pero mas mataas pa ang ating inirepresent sapagat hindi lang isang bansa, kundi ang ating Diyos na buhay. Amin ho ba? You see, our main goal is to represent Christ in this world, no? So that everyone might know God and experience His power of salvation and come to repentance. Na po? That is why it is important to have a life of good example with excellence and integrity. Yan po yung ating ano, di ba? Yung ating pong core value to have to love God, di po? To have an integrity, to have faithfulness, and to have an excellent life. Kaya pumapasok po tayo dito being an emissary of God, an emissary of Christ. Kailangan i-represent natin na maayos. Kaya si Joshua, very careful si God sa kanya. Sabi niya, Joshua has to represent God to his fellow Israel, to Israelites. Kaya kung hindi magiging mabuting leader si Joshua, hindi siya susundan ng mga Israelita. Pero dahil kasama ng ating Diyos, si Joshua, kasama ni Joshua ang ating Diyos, eh tayo po, the same promise ang binibigay sa atin ng Panginoon, na tayo ay pagtatagumpayin niya, na tayo ay kasama ng ating Panginoon sa lahat ng lakad ng ating buhay. Ano pa ang pwede nating itatakot? Ano pa ang pwede nating ipangamba? Saan pa tayo matatakot? Saan pa tayo mangangamba? Ito bang mga nangyayari sa ating kapaligiran? Pandemya ba? Krisis ba? Kahirapan ba? Lahat po ng ito, hindi pwede na tayo ay mawala sa ating Panginoon. Kaya nga, yung panghuli and I will end on this note, no, in this point, no? Paano ro tayo mamuhay ng merong pamumuno at pagwawagi sa ating mga kaaway? Number 4 is to conquer our enemy with this promise. To conquer our enemy. Una, pangatlo is to be commissioned as Christ emissary. Now is to conquer. Kailangan daw tayo mamuhay ng nagwawagi, hindi talunan. Ano ho? Hindi ho tayo maging talunan at nandoon lang sa isang tabi at umiiyak, kundi tayo ay nagwawagi sa ating kaaway sa pamamagitan ng mga pangako ng ating Diyos sa atin. Tingnan po natin yung pangako ng Panginoon kay Joshua. Ang sabi niya sa verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. Sabi, walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Ang ganda ng pangako. Walang katalo-talo si Joshua until all the days of his life. Sabi niya, as I was with Moses, so I will be with you and I will never leave you nor forsake you. Sasabahan kita gaya ng pagsama ko kay Moses, hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Napakagandang pangako. We can conquer our enemies because we know we are on the winning side. I mean, are you on the winning side? Kasi sabi nga tayo po ay dalawa lang ang side. It's either we are on God's side or we are on the enemy's side. Wala hong nasa gitna. Sabi nga ni Ron Quinoli, there is no delimiterized zone. Walang isang nasa gitna na tayo ay pwede sa kabila. Kaya nga, yun ang maraming problema ng maraming Kristiyano. Ayaw nilang magpunta sa side ng Panginoon, ng ating Diyos. Ayaw din naman doon sa side ng enemy. Gusto lang nila nasa gitna. Hindi mo pwede. You have to choose on which side you are. It's either you are in God's side or in the enemy's side. But if we are on God's side, we are in Joshua's side. Eh sabi, no one will able to stand against you. Walang pwedeng makatalo sa iyo. Napakagandang pangako, di ba? Ito'y nagpapalakas sa loob kay Joshua. Sabi niya, kung paparong sinamahan ko si Moses,
na hindi natakot, na hindi ko pinalya. Moses was not a failure, although di siya nakapasok doon sa lupang pangako. Pero nagtagumpay si Moses. He was an excellent servant of God. He was an exemplary servant of God. Kaya ang sinasabi ng ating Diyos kay Joshua at sinasabi rin ng ating Panginoon sa atin, be strong and very courageous. Magpakatatag tayo, magpakatapang. To be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left. Meaning, mga kapatid, ang hinahanap sa atin ng Diyos para matalo natin ang ating kaaway, hindi lamang panghawakan natin ang pangako ng Diyos, kundi tayo sumunod unswervingly. You do not turn to your right, you do not turn to your left, but only to look at Jesus, the author and the finisher of our faith. Ano sabi ni Haring David? Though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil. Kahit siya'y lumalakad sa isang bundok na puno ng panganib, hindi siya matatakot. Ang sabi mo doon, for thou art with me, for you are with me, pertaining to God, dahil nasa sa akin ang aking Diyos. Napakagandang pangako, mga kapatid. Kung alam po natin, kasama po natin ang ating Diyos sa ating buhay. Sa lahat ng lakad, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng kondisyon, whether you are being blessed or whether you are in want, whether we have this blessing na tayo po ay nasa cloud nine or we are full of burdens, tandaan natin, kapatid, yung sinabi ni Jesus, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Lumapit lang ang lahat ng mga nabibigat ang luba sapagkat bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan mo at kapahingahan ko, kapatid, ay ang malaman lang na walang sino mang makakatalo sa atin at kasakasama natin ang ating Diyos. It's already an ultimate promise for us. Amin mo ba? Kaya magpakatapang tayo. Huwag tayong lumiko sa kanan. Huwag tayong lumiko sa kaliwa. Dire-diretso ka na, kapatid. Huwag ka nang mag-back out. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon? Kailangan para mapanatili natin yung katagumpayan. Together with the Israelites, ito po ang kailangan natin gawin. We have to move forward. Tulad ng mga Israelita, we really need to move forward and not to back out or give up. Kapatid, pang ilan na pong panahon, ilang araw na po ang DMPAD? 500 something na po ba? Di ba? Ang sabi mo, 524 days. Kung isasabihin po natin that from day one, you are healed already. Tingnan mo, kapatid, you are 524 days steps ahead. You step ahead. 524 steps. If every day you move forward, step by step, kapatid, naka 524 steps ka na. Are you able to back up? To back out? And to give up? Are you still willing? Are you still thinking of backing out or giving up? You know, nandun ka na sa simula. Nandun ka na sa gitna. At maaaring mas marami pang steps ang tatahakin natin. Ang sinasabi lang sa atin ng Diyos, be careful and be courageous and be strong. Yeah. Be careful to obey what the Lord has given us, the promise that the Lord is giving us. Move forward. Kung paano ang ating Diyos sinasabi niya, this is our marching order. Ito ang sinasabi ng ating Diyos. Ito ang commandment sa atin ng Diyos, ang utos sa atin ng Diyos para tayong makakawal ng Panginoon. Move, man! Pag sinabi ng ating commander-in-chief, move forward! Then wala tayong magawa. We have to move forward. Kaya, yeah. Sabi ng Panginoon, ang ganda ho doon sa sinabi doon sa verse 2, sabi nung, sabi ho doon, Moses, my servant is dead. Sabi doon sa verse 2 ng ating teksto, you and all those people, get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give them to the Israelites. Kapatid, I'm telling you, God is telling us, move forward so that we can reach the promised land. Yes, there will be many Jordan River to cross. Are you listening? Tayo ba'y nakikinig, mga kapatid?
You are maybe crossing your Jordan River right now. Malakas ang agos. Malalim. Pero ang sabi ng ating Panginoon, you are about to cross that Jordan River so that you will be able to reach your own promised land. And so, ano kailangan gawin? To move forward. Hindi na ito yung pagkakataon na tayo manatiling stagnant. Manatiling nakahinto ang ating pananampalataya at hindi gumagalaw. Para bang yung ating pananampalataya as baby Christian tulad po nung itrinage ko last Sunday, hindi na tayo umandar. Kaya konting salita, konting dagok lang ng buhay, madali tayong mabuwan. Madali tayong mag-fail. Madali tayong magtampo. No po, pinaglalaruan natin ang pagiging isang Kristiyano. No, mga kapatid. You cannot move forward unless ang ating mata ay diretso na nakatingin doon sa ating Panginoon Jesus na nandoon sa ating lupang pangako. Yes, you may be crossing your own Jordan River right now. But the kaya nga sabi ng Diyos, you have to be stronger. You have to be more courageous. Be very courageous. Marami kang may encounter sa Jordan River, mga kapatid. Maaring sa lalim, yung current, para bang itinataboy ka pa ba? Pero nandiyan dyan ka na, mga kapatid. You have to move forward. Pangalawa, we have to match our faith with strategy. Hindi lang to move forward, but to match. Talaga magkaroon tayo ng strategy. Kaya kung tayo laban lang, sugod lang ng sugod, hindi pa pwede. You are about to cross your Jordan River, pero pag sinabi mo, Lord, hindi ako marunong lumangoy, mag-aaral ka lumangoy. Amin mo ba? Lord, meron pong kahoy dito. Pwede kong gawing bangka. Gawin mo na, bangka. Lord, meron po akong lubid. Kung may lubid ka, at may tao nun sa kabila, at nauna sa'yo, gumawa kayo ng tulay. Many things we can do just to have our faith. Ano yung faith natin? Na tayo lahat makakarating sa ating lupang pangako kung paano ipinangako ito ng ating Diyos kay Joshua at sa buong Israel. We will all cross that Jordan River. We will all go to our promised land. I mean, ho ba? We have to match our faith. Kaya nga sabi doon ng ating Panginoong Jesus, di ba? Ito yung kanilang strategy. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Ano sabi ng ating Panginoon? Ibibigay ko ang lahat ng mga lugar na kung saan ang iyong tapak ay nandoon. Ah, mga kapatid, all you need to do ay makarating doon. Kaya nga sabi ko, nung nire-reveal sa akin to ng ating Diyos, you don't need to fight. When you are there in your promised land, just step on that promised land. Andito na ako, Panginoon. Regardless kung gano'ng makalalaki ang kalaban ko, ang sinabi mo, you will give every place where our foot will set on. Kaya kapatid, anuman ang mga nangyayari at pinararanas sa atin ng Diyos, ang mahalaga, nakatapa ka na, naka-first base ka na, papuntang lupang pangako, ang pangako ng ating Panginoon sa atin, ibibigay niya sa atin yun in due time. I mean, diba? That's our faith. That is our faith. And we have to match that faith na ito ay mangyayari ngayon. I mean, diba? Sino naniniwala na ibibigay sa kanya na yung mga kapanahonan na to ng Diyos ang kanyang lupang pangako? Let us have that the same faith. Yun ang pangako ng ating Diyos sa ating buhay. Yan ang kanyang yan ang effective way of conquering the enemy. Naalala natin, di ba? Kung paano ipinanalo ng Panginoon si Jehoshaphat, doon nagturo po ako ng first week, di ba? Nandoon lang sila. Sabi ng Lord, pumunta lang kayo doon sa battlefield, magpuri lang kayo, at ako nang bahala na tubalo sa inyong mga kalaban. That is our faith. Kaya ho, ang mahalaga, mga kapatid, na tayong nandito sa DM5, nananampalataya tayo, that we are really moving forward. Matapang na tayo, dire-diretso ko, Brother Bobot, whatever may happen, dire-diretso na ang pananampalataya ko, dire-diretso ang pag-attend ko sa DM5, dire-diretso ang aking pag-attend sa church, dire-diretso ang aking pananampalataya. I will match our faith with strategy. Kaya,
strategy is to set your our foot on that promised land. At pagkatapos po nun, ang sabi ng ating Diyos na po, James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Huwag po natin kakalimutan magpasabit. That all of this courage, that all of this strength, that all of this strategy, wala pong pinanggagalingan kundi ang ating Diyos. Ang lahat ng katalinuhan, ang lahat ng kakayahan na ibinibigay sa atin ng Diyos ay walang iba kundi galing lang sa Kanya. And so our best strategy is none other than to submit to God. Sabi, not only to resist the devil. Wala tayong kakayahan i-resist ang devil kung tayo lang sa sarili. Kaya ang inuna nga ho ni Apostol Santiago, submit. Sabi, magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at ito ay lalayo sa inyo. Napakaganda kapatid. Are you in the midst of a battle right now? Are you in the midst of war with the devil? Are you in the midst of war with the enemy of this life? Submit ourselves to God. At tayong lahat ay ipapanalo ng ating Diyos. Amin ho ba? We need not to fight with Satan head on. Hindi natin kailangan sagupain kagad si Satanas. We need to submit to the authority of God. And lastly, sabi, meet our fighter, which is God Himself. Together with the Israelites, we needed to meet every day with our fighter. Sino ba ang tagapaglaban, ang lumalaban para sa atin? Ang ating Panginoon mismo, ang ating Diyos mismo. Alam nyo mga kapatid, ang mga Israelita po were trained to be slain. Noong mga matagal na kapanahunan ho ni Moses at ni Joshua, ang training ng Israelita nung sila po ay naipanganak sa Egypto ay maging alipin ng mga Egypto. Maglingkod. No po? Forced labor. Wala silang alam sa pakikipaglaban. Kaya nga, nung hinahabol na sila ng mga Egypto when they are about to cross the Red Sea, 'di ba ang sabi ng mga tao, eh Moses, dinala mo ba kami sa Israel para patayin lang at gapiin ng mga taong ito? Eh mabuti pa bumalik na lang kami sa kanila kasi alam nila wala kaming laban. Ang alam lang namin magbuhat. Ang alam lang namin magdala. Parang mga kapatid, ito ang pangako ng ating Diyos. You don't need to fight that battle because God is the one fighting for every one of us. Amin ho ba? Hindi mo kailangan lubaban, kapatid, sapagkat when we meet our fighter every day sa DMPAD, when we meet our God, uulitin ko po ulit sinabi na pangako ni Joshua, ng Panginoon kay Joshua, no one will be able to stand against us all the days of our life. Sapagkat, kung paano sinamahan ng Diyos si Moses, kung paano sinamahan ng Diyos si Joshua, sasamahan tayo ng ating Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi ko po sinabi yan. It is God who is telling this to everyone of us. Amin ho ba? Kaya mga kapatid, sa mga oras po nito, ang tanong po ano pong iniisip po natin problema? Marami tayong kalaban, marami tayong mga worries in life. Ano sabi ho ni Apostol Pablo? Romans chapter 8 verse 31. What then shall we say in response to this thing? Meaning, ang mga problema sa buhay, ang mga taong kumakalaban sa atin, ang mga taong tumutuya sa atin, ang mga taong di naniniwala sa atin. Ang sabi nun, if God is for us, then who can be against us? Dahil dito, sabi niya, masasabi natin kung panig sa atin ang ating Diyos, kung nasa sa atin ang ating Diyos, sino ang pwedeng makatalo sa atin? Sino ang pwedeng magtagumpay laban sa atin? Amin ho ba? Sabi ho ulit ng Apostol Pablo in the same chapter 8, verse 37, to verse 39, sabi niya, no, in all these things. Sabi, no, in all these things. Sabi niya we are more than conquerors through Him who loved us.
For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor future, nor any powers, neither the height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Kapatid, anong iniintindi ko natin sa buhay? Sabi ho dito, for I am convinced we are more than conquerors. Tayo ay nagwawagi na. We are all victors through Him who loved us. Sabi ni Apostle Pablo, kumbinsido siya. Hindi ang kamatayan, hindi ang buhay. Di ba? Eh minsan tayo, pag namamatayan, parang talo na. Pero sabi ni Pablo, hindi ang kamatayan, hindi rin ang buhay. There is a positive, negative, hindi dito. Merong hindi angels, hindi rin ang demons. Hindi ang ngayon, hindi rin yung susunod o yung ating future yung hinaharap. Hindi ang anumang kapangyarihan. Hindi ang lalim, hindi ang babaw. At ang lahat ng mga nakikita po natin, mga ginawa ng Diyos, ang makapaghihiwalay po ng kanyang pagmamahal sa atin na nasa ating Panginoon Jesus. Kapatid, we are all in the winning side. Ano ho ba? That's why to live a life leading and conquering, it is a life na talaga nabubuhay na nasa ilalim at nasa gitna ng kalooban ng ating Diyos. Kaya nga itong kalooban ng ating Diyos, yung sinabi mismo ni Moses eh, Lord, ayoko nang umalis dito. Kasi pag nawala ako sa piling mo, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya minsan sinabi ni Moses sa Panginoon, the Lord replied, my presence will go with you. Ang presensya ko, no? Ako mismo ang sasama sa inyo. And I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, then do not send us up from here. Kung hindi niyo po kami sasamahan, huwag niyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Kapatid, you are about to go to the promised land. Pero ito po ang sinasambit natin. Kung hindi tayo sasamahan ang Diyos papunta doon sa ating lupang pangako, then everything will be in vain. Hayaan natin, kapatid, na tayo ay samahan ng ating Diyos sa oras na ito, mga kapatid. To live a life leading and conquering is to live with the presence and the protection and the provisions of our God. Kaya ho, sa ating conclusion, paano ho tayo mabubuhay ng merong katagumpayan at mabubuting halimbawa? Live an exemplary life. Excellent life. We are commissioned as Christ's emissary and to conquer our enemy with His promises. Gusto ko lamang ho magtapos sa isang kwento. Alam niyo po si Brother Bobato. Mahilig po sa mga illustration. Alam niyo ho ba nung panahon po nung 911 sa Amerika? Nung sila po ay inatake at ginamit po yung mga eroplano ng United Airlines, ay ang dami hong drama na nangyari sa loob. At ito po yung mga kwento ng mga tumawag doon po sa, kaya nga nagkaroon ng 911 eh, because of that. Nung tumawag sila doon sa air tower at tinatanong kung ano nangyari, bakit ganito yung eroplano nila na papunta sa lugar na to, eh napunta sa lugar na to. Sabi niya, maybe the most famous of all the unexpected heroes of 911, eh yung pong 32-year-old na salesman ng pangalan po ay si Todd Beamer. Si Todd Beamer po ay kasama po siya doon sa Flight 93 na tumawag po doon sa tower, sa GTE operator to find out kung ano po nangyayari. Pero nung nalaman po niya na na-hijack yung eroplano nila at papunta nga doon sa lugar na to dahil sumabog na yung unang eroplano papunta ho doon sa tower po na yun, sa Twin Tower po ng New York. Alam niyo po, ang ginawa po nung lalaking po si Todd Beamer, alam niya hindi na siya maliligtas. Sabi niya, can you say the Lord's Prayer with me? At yung kausap niya na nandun sa tower, eh pareho silang umusal ng panalangin. Our Father in heart, who art in heaven, hallowed be thy name. Ito po yung kanilang pinanalangin. At habang si pinanalangin, lumakas ang kanyang kalooban. At ang sabi niya huli-huli, Jesus, help me.
Let's roll. At naging matapang siya. Naging courageous siya. Po? Naging courageous. Hindi siya natakot. Kaya ang nangyari, mula noon, yung eroplano na yun na dapat ay papunta doon sa White House. Yung eroplano nila na dapat papunta doon sa White House. E nilabanan nila yung mga terorista na nandoon at nainiko yung piloto na nando doon. Hindi tumama sa White House, kundi tumama lang doon sa Pennsylvania cornfield. Yes, patay po silang lahat. Si Todd Beamer left behind two children, a pregnant wife, and a nation full of grateful admirers because of his heroic act. Kapatid, he may not survive the ill-fated flight, pero yung kanyang ginawang pagpapakabayan is unforgettable and will be remembered always. Truly, Todd Beamer, just like Moses and Joshua, has this courageous hope na ngayong panahon ito ay ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord, we come to you. We come to you today, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, very clear sa amin yung mga pangako mong binitawan kay Joshua that we only have to be courageous. Do not be afraid. Dahil yun ang ninanais mo sa bawat isa po sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, kung may mga kapatiran kami dito na natatakot, meron man sa amin dito, Lord, na may mga worries in life. God, I just pray. Give that person, Lord, that strength of a warrior. The strength of Moses. The courage of Joshua. At ang pagpapakabayani ni Todd Beamer na nangyari doon po sa September 11 po nun. Salamat, Panginoon, sa salita mo. Kung paano kami, Lord, ginagamit mo ang aming buhay dito po sa DMPAD to be an example for many. Dalangin ni amin din, Lord, give us that excellent life na sa gayon, Panginoon, ikaw ay mairepresent namin ang matang tama sa maraming taong aming pamumunuan. We are Christ ambassador. We are all Christ emissary. At hayaan mo, Panginoon, sa umaga rin ito, bigyan mo kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang aming kalaban na si Satanas, ang aming kalaban na mismo ang aming sarili. Lord, sa oras na ito, bigyan mo kami ng pananampalataya to match our faith on that strategy. Give us that faith, Lord, to move forward. And give us, O Lord, hallelujah, give us, O Lord, that faith to meet our fighter, which is you. Salamat, Panginoon, sa umagang ito dahil alam namin patuloy kang kumikilos, patuloy kang ikaw ang nangungusap, nagpapalakas at kumakausap, humihipo sa bawat puso ng bawat isa na narito sa DMPAT. Salamat po, O Diyos, anuman ang kahilingan ng inyong mga anak, anuman ang kanilang mga panalangin sa umagang ito. Alam namin ito ay inyong kinatugon na. Salamat, for we know, Lord, miracles upon miracles, favor upon favor are aming mararanasan until the day, Lord, na aming makakamtan ang aming mga lupang pangako. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng amen, amen, at amen. Amen. God bless us all. Amen. Amen. Thank you po, Brother Bobot. Amen po. Thank you, Brother Bobot. God bless, Brother Bobot. God bless po, Brother Bobot. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Alam ko po na napakadami po nating takeaways sa umagang ito. Amen po ba? Amen? Amen. Yes, lalo po Amen. Tayong naging Amen. Mas matapang sa lahat po ng ating mga narinig na katuruan sa umagang ito. Pagsamasamahin po natin ang isang takeaway ko po sa umagang ito, we will move forward, no turning back, because we are on the winning side. Amen? Praise the Lord.
Praise God. Amen. Napakagandang umaga po ang araw na ito dahil sa lahat ng napakinggan po natin, nakaka-inspire, nakalalong tayong nagiging excited na araw-araw na umattend dito sa DM Pod. Alam nyo, for all of us na lalo pong ma-inspire, meron pong isang kapatiran noong Tuesday, in-approach po ako. Sabi niya ganon, grabe kayo sa DM Pod. 500 plus days na kayo, talagang grabe yung inyong commitment and devotion. Sabi pong ganun sa akin. Kaya palakpakan naman po natin ang bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, remind ko lamang po, ngayon mayang 10 a.m. ay live na live po ulit tayo sa Facebook. At sa mga kapatid po na available, pwede po kayong pumunta doon po sa ating church, sa JIL Golden Acres. At kung hindi naman po, samahan niyo po kami sa pagsambang muli sa Panginoon, live tayo sa FB. Ayan, sa oras pong ito ay darako na po tayo sa ating pong closing prayer. Pangungunahan po tayo ni Sister Jenny Barillo. Praise God. Good morning po sa lahat. Tayo po ay tumungo at damhin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Pinupulit, pinaparangalan ka namin, niluluwalhati ka namin, aming amang nasa langit. Marami pong salamat sa opportunity na muli kami ay nagkatipon at umpisahan ng aming araw na kahit na malayo kami sa amin, kahit na malayo kami sa piling ng isa't isa ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Dahil kayo na ang nagsabi na kahit dalawa o higit ang nagkatipon-tipon sa iyong harapan, kayo po ay aming nasa kalagitnaan. Mahal na Ama, sabi nga po sa katuroang aming napag-aralan sa araw na ito, na we are stronger, courageous, and grounded in our faith in God. And in everything we do it for God's glory and love. And by living a life of leading and conquering sa pamamagitan ng pamumuhay na katulad sa example na ipinakita ni Kristo. Manguna sa buhay na matuwid at tama by carefully obeying all of law of Moses, keeping the book of law always in our lips, meditating in the scripture and carefully doing everything written on it. To have a purpose of Christ as Christ's emissary, mamuhay na nagwawagi sa tulong ng pangako ni Kristo, and together move forward, no turning back and never giving up. And let God be the fighter of our own battle because He will never leave us nor forsake us. Dalangin namin ang iyong salita na aming natutunan sa araw na ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Maging gabay namin sa pang-araw-araw na tahakin ng buhay. Amen. May we all live in Christ-likeness just like Moses and Joshua's example. Amen. Mahal na Ama, marami pong salamat sa buhay ni Brother Bogot na ginamit niyo pong instrumento na makapagpahayag ng iyong banal na salita. Nawa po, patuloy niyo po siyang i-bless kasama ang kanyang mga mahal sa buhay upang Amen. Makapagpatuloy na magsilbi sa inyo. Amin din pong idinadalangin ang buhay ni Sister Rini na siyang facilitator sa araw na ito. Sa amin pong pansamantalang paghihiwalay, i-bless at protectionan po ninyo ang bawat isa sa amin na narito sa Zoom room ng DM Pod at sa nakikinig sa Ayudang Spiritual YouTube channel. Tinataas po namin sa iyong harapan ang bawat panalangin ng bawat isang narito na inyo po sana mapagbigyan at tugunin kung ito po ay makalulugod at makabubuti para sa amin. Ito po ang aming hilig. In Jesus' name, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. 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 In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, mga kapatid. Magkita-kita po muli tayo bukas. See you all. God bless po. Thank you. Bye. Thank you po, Brother Bobot. Thank you, Sister Jenny, sa napakagandang closing prayer. Bye, everybody. Bye. Hi po. Hi. Everyone. Hi po. Thank you, Mr. Jenny.